everyone, it's me again, Nelin, and welcome ulit dito sa ating channel, Familia Bae Vlog. Ako at ang aking family, meron po akong Korean husband at meron kami dalawang kids. So, sa mga hindi nakakaalam, so ayun, I welcome you all. Kung bago ka dito sa channel namin, welcome na welcome ka po dito. Tsaka like, subscribe, comment, and share na rin po itong channel natin para mas dumami pa po tayo. So guys, ngayon ay Miyerkules dito sa Korea. At ngayon, 5 days holiday dito sa Korea kasi nagse-celebrate ng Thanksgiving, which is Chuseok in Korean. So, yung Thanksgiving dito sa Korea ay yun ay ang malaking celebration nila dito sa Korea kasi pag-aalala nila sa mga kanilang mga ninuno, sa mga kanilang ancestors, no, sa mga matatanda. So, ayun, every Chuseok, nagtitipon-tipon ang lahat ng mag-family, lalo na dun sa mga kanilang parents, no, na mga matatanda na lolo't lola, nag-greet, tapos nagbibigay ng gift. And then, yung mga bata, mag-greet, mag-iinsa, magmamano, or sa tawag sa kanila, insa, sa Korean, yun. And then, magbibigay ng message, and then, magbibigay yung mga matatanda sa mga bata ng pera. Plano natin ngayong Chuseok ay pupunta kami ng Buhang, doon sa bahay ng best friend ng asawa ko. Yung best friend niya may asawa ding Pinay, kaya maganda at magkakaintindihan kami, no? Magbabanding. Then, meron silang isang anak. Maganda kasi magbabanding yung dalawang anak ko at ang anak nila. So, malayo yun mula dito. At ilang years, more than 5 years, 4 years na rin yata kami nagkita noon kasi lumipat sila doon sa Buhang. Dati dito sila nakatira sa Ulsan, no? Tsaka yun yung best friend ng asawa ko, lagi silang nag-uusap. Minsan nga, parang mag-boyfriend na, kala mo kasi araw-araw nag-uusap, nagme-message, kakautok, nagko-conversation. Yung ganun, sobrang close talaga sila. So, every Chuseok, yun yung sinasabi ng asawa ko na pupunta daw kami doon, dadalaw daw kami doon. So, nung nakaraan, hindi ako pumayag, kaya mas gusto ko na sana dalawin yung parents niya, yung papa niya, tsaka yung kapatid niya. Pero dahil hindi sila close, ayaw niya. Kasi medyo malayo yung damdamin niya doon. Kasi, basta, long story guys. So, huwag na natin iyon pag-usapan next time na pag meron tayong time. So, ayun, nakabihis na ako. Maganda yung panahon ngayon. Maganda yung sikat ng araw. Tsaka, hindi naman masyado malamig. Hindi rin masyado mainit. Kasi mag-autumn na rin. And ngayon, nakabihis na kami. Yung asawa ko umalis saglit. Tsaka, kaya, eto, hinihintay namin siya ng mga anak ko. Yung dalawang anak ko nasa labas na. Naghihintay. Excited na nga sila. Kaya, ayun, in this vlog, tour tayo doon sa Buhang. Titingnan natin kung ano yung gagawin namin, kung ano yung plano ng asawa ko at ng friend niya, no? Tsaka, so, tara, let's! Samahan nyo kami! Dito na kami, guys, sa terminal. Bibili ng ticket. Asa na yung aming bus? So here we go mga ka-familias, as you can see nasa loob na kami ng bus. Magbabiyahe kami ng around mga 1 hour and a half siguro. And then pagdating doon sa Buhang Terminal, I don't know kung susunduin kami or magta-taxi kami. Kaya let's check it out! Napakaganda ng panahon ngayon. As you can see guys sa labas, napaka blue ng langit at ang ganda tingnan ng clouds, ng form ng mga clouds sa labas at yung bundok, di ba? Parang nakaka-relax siya. Kaya habang nagbabiyahe kami, yung mata ko nasa labas lang talaga nanonood ng view. Guys, nandito na kami sa Buhang. Ngayon, inaantay namin yung friend ng asawa ko kasi meron silang sasakyan. Eh, magastos naman, 'di ba? Pag mag-taxi pa kami papunta doon. Kaya susunduin na lang kami.
iwas ano, I mean less gastos. Excited na siya makita yung friend niya kasi long time no see. Inyon? 2 years? Parang 2 years long eh. Nandito ako ngayon sa playground. Binabantayan ko yung dalawang kids ko. Naglalaro sila with their new friend. Binababa kami ng asawa ko dito kasi gusto nila magsulong dalawa, kaya nauna sila doon sa bahay ng friend niya, silang dalawa lang doon. Sabi, magpe-prepare daw sila ng makakain. At dito lang muna kami sa playground dito, guys. So ewan ko kung tatawag sila para pumunta na doon, kaya for now mag play mo na yung dalawa. Tara guys. Habang silang tatlo ay naglalaro, ako naman ay kumakain ng kimbap sabay video sa kanila. Pero walang tubig, kaya dahan-dahan lang. We're here na guys sa place ng BFF ng hubby ko. So apartment yung house nila. Here's the view. I like the view. Nye. Maya. Yok. Pangit. Edera. So ayan, kakatapos lang namin maligo. Kaya ngayon kami ay nagre-ready dahil lalabas kaming lahat at magbabanding. Kaya. So mga ka-familias, itong mga helicopter or aeroplano na ito dito sa labas ay talagang nilagay lang siya for attraction sa mga tao na dumadaan dito para for pictorial lang. So bumaba lang kami saglit para magpicture sa mga kids. Ngayon nagbabiyahe na naman tayo papunta sa ating bagong destinasyon. At first time ko dito, kaya wala akong idea kung gaano kaganda yung mga view dito, yung mga park. Kaya let's check. So ayan, nandito na tayo. Kaya tara guys, pasukin natin. Time check guys is 1 PM. Ang ganda tingnan ng mga alon, kaya lang guys, sobrang mahangin dito. Kaya eto, hindi ma-drawing yung buhok ko. Thank you.
umakyat tayo sa taas, tingnan natin kung ano yung mga nandun. May coffee shop dito sa taas, kaya lang alam nyo na close dahil sa coronavirus. So mga ka-familias, itong mga bahay-bahay na to na maliliit, ito yung Korean traditional house nila, no? Kung sa atin ay bahay kubo, sa kanila ay hanog ang tawag. Pasensya na po kayo sa sobrang dry kong buhok. Walang time at walang budget pumunta ng parlor. Charot, pero care lang. Walang problema. Ang cute tingnan ng dalawa kong kids na naka-holding hands. Sana paglaki nila, ganito pa rin sila ka-close. Itong hubby ko at yung friend niya hindi nauubusan ng kwento. So ayan mga ka-familias, nasa biyahe na naman ulit tayo, papunta ulit sa ating destination, sa another park. Kaya sulitin natin yung araw na ito dahil kami ay babalik na mamayang hapon sa Ulsan at hindi namin alam kung kailan ulit kami makakabalik dito, kung kailan ulit mamimit ni Habi yung kanyang best friend at kung kailan ko ulit mamimit again si Ate Irish, yung asawa ng best friend niya. Napakabait ni Ate, marami siyang napagdaanan kaya napaka-strong niya, kaya ina-idolize ko siya. Marami siyang pinento sa akin, mga advices, kaya medyo nag-grow ako at marami akong natutunan sa kanya. Here we are! Dito tayo sa New Millennium Memorial Hall. Sumang-ayon sa amin yung panahon ngayon guys, kaya ang ganda sa feeling. Ang swerte ko sa asawa ko kasi napaka-loving niya sa aming dalawang anak. May mga attitude siyang hindi ko gusto, pero may mga attitude din siyang gustong-gusto ko. Kaya walang perfect na relationship, walang perfect na couple. Nasa sa atin yan kung paano natin pakikisamahan at paano natin panatilihin yung ating masayang pamilya, no? So, plano namin sumakay dun sa maliit na train, kaya inaantay namin ngayon yung another batch. Excited yung mga kids! Ang ganda ng view guys, ang daming tao dito ngayong araw kasi holiday nga, tsaka Chuseok.
예, 티난다. 재밌다. 행복해요. 예. Sobrang nag-enjoy yung mga kids, pati yung mga matatanda dito sa maliit na train na ito. Kaya maganda, masaya, kasi another bagong chapter, bagong memories na naman sa aming family. Kaya enjoy lang guys. So mga ka-familias, nandito na naman ulit kami sa loob ng bus, pauwi na ng Ulsan. As you can see, tulog na tulog yung dalawang bata dahil sobra silang napagod. At yung panganay ko ay nagsuka dahil nahilo siya sa sobrang haba ng aming biyahe. Pati ako nahilo, medyo nasuka, pero thank God dahil hindi ako nasuka at hindi ako masyadong nahilo. Bumili kami ng gamot sa pharmacy. So now, kami ay going na sa bahay. Sasaglit kami sa Home Plus, bibili ng aming makakain. Kaya dito na mag-e-end ang aming vlog. Maraming salamat sa subscribers ko sa patuloy na nanonood. Kaya God bless and keep safe always.